Hello mga ka-Martins! Welcome back dito sa aking YouTube channel! Ngayon ay tutulungan ko muna si Mama kasi nagsusugot pa siya. So nagre-replant pa mga ka-Martins kasi may mga hindi tumubo na mais. Gaya nito may mga hindi pa, mga hindi tumubo dyan. Kaya pinapalitan para mapalitan yung mga hindi tumubo. O diba? Ang gulo. Ayan. So tara na, tulong tayo kasi medyo madami-dami pa dun. Ayan, dating palayan mga ka-Martins, pero ngayon wala kasing masyadong ulan sa season na ito. Kaya mais na lang yung tinanim kasi hindi siya irrigated. Kumbaga sa tawag dun ay sahod ulan. Yun, rain fed mga ka-Martins. Ayan, umaasa lang sa ulan. Pero pagka rainy season naman, natatamlan to ng palay. Kaya palay naman yung tinatanim dito. Pero ngayon ay mais muna kasi wala din. Pagkapalay kasi yung tinanim dito, wala din, di rin mapakinabangan kasi walang ulan, mamamatay lang din. So, para may pakinabang naman, imbes na mabibacant to, ay tatamnan na lang ng mais. Sayang din kasi kapag kanabakant ito, may tubig pa dun. Kasi palayan talaga to. Di rin kasi pwede ang mais dito kapag ka rainy season kasi nababaha dito. Ayan. Nagiging malubak. Ayan. Hindi rin mabubuhay ang mais dahil mabubulok. So ayan. Ayan o mga ka-Martins, nabulok yung mga naitanim dito. So ayan mga ka-Martins, nabulok na yung naitanim dito. May tubig kasi naka-steady kaya wala na. Mga tatlong araw kasi na umuulan dito. Kaya ganyan. Na-stuck yung tubig dyan. Pero yung mga nandito, okay naman. Ayan, humahabol din mga ka-Martins. Mahabol din. Yung iba wala pa. Ayan, oh. So, ayan si Mama. Yan, gagamit na lang ng itak. Yan. So, hindi na aararuhin mga ka-Martins kasi tapos na. Ayan. Ayan, tapos na. So, yung pagre-replant dito ay gagamit na lang ng itak o kahoy para hukayin yung lupa. Hindi na rin lalagyan ng fertilizer kasi may fertilizer na to dati. Ayan, sadyang hindi lang tumubo yung naitanim dito kasi nababad sa tubig at nabulok na. Yan, ito. Yan. Okay lang yan mga ka-Martins, hahabol yan. Hahabol din yan. Magiging okay din. Yan, pati pala dito. Sige, the goal. Napakapakan na niya. Eh. Apay. Yun, nalanta. Hindi agad nakapag kuhan. Kasi may takip. Yan mga ka-Martins.
Maging gana, Gine? Gine? Ayan. Medyo malawak pala. So, ayan mga ka-Martins. Medyo malawak din pala to. Natamnan pala lahat. So, sayang din pala kapag nabakante din to. Ayan. Hindi nakasali yung nandun. Hanggang dito lang. Ayan. Diskartehan na lang. Ganun yung mga magsasaka. Dapat madiskarte para hindi sayang sa oras mga ka-Martins. Dating pala yan, tinamnan ng mais kaya ayun dapat ganun. Ganun dapat. Ayan, kaya kung may mga ganito rin kayo, tamnan nyo din ng mais kung pwede dyan sa lugar nyo mga ka-Martins. O yung mga iba pang mga crop tanim yung pwede dyan sa lugar nyo kasi iba-iba tayo ng klima, iba-iba din yung pwedeng itanim sa bawat lugar. Yan, tara na mga ka-Martins, tutulong na din ako kasi napakainit na. At kahit mainit ay talagang magtatrabaho tayo kasi magsasaka tayo mga ka-Martins, hindi dapat nagre-reklamo. Mamaya ay itutuloy natin kasi pupunta pa tayo dun at magtatanim tayo ng gulay. So dito muna. So ayun mga ka-Martins, malapit na natin matapos. Nagpahinga lang kami kasi sobrang init na talaga at saka nauuhaw na din ako. So dito tayo magtatanim mamaya, yan ang gulay. Yan. May mga tanim na din dyan ng mga mangga, ganyan. Ganyan. Abukado, guyabano, guyabana, at saka doon sa bandaron may mga rambutan din. So sayang kasi kapag nabakante to, pero hindi rin kasi pwedeng tamnan to ng mais kasi slope pababa kapag kaumulan to. Daus-dus sa baba mga ka-Martins kaya hindi pwedeng tamnan ng mais kaya prutas na lang. So dito tayo magtatanim mamaya ng gulay para naman may pang-ulam, libreng ulam. So tingnan nyo. So ayan mga ka-Martins, may gabi pa dito. Ayan. So, libre ang ulam dito sa bukid. Napakatatangkad nitong gabi dito mga ka-Martins kasi may tubig dati dito. Yan, pagkatag-ulan kasi dito dumadaan yung tubig galing dun sa bandaron, dun sa may taas. Ayan, kaya ito tinamnan na din ni Papa ng gabi. Iba yung kulay ng isa kasi kulay red yung gabi dun. Pero hindi siya gaanong tumatangkad mga ka-Martins. Ito kasi lagpas tao. Mas matangkad pa sa akin. Ayan. Ayan mga ka-Martins. Tingnan nyo. Ayan. Mas matangkad sa akin. Ayan. Pwedeng silungan mga ka-Martins. Oh. Hindi tubira ha. Talagang gabi to. Ayan. Ayan. Nauulam mga ka-Martins. Pwedeng gataan. Kaya pakbet. Tatangkad. Siguro kukuha kami dito ng ulam namin mamayang hapon. Tara na. May iba din dito. Ibang kulay. Kulay red na gabi. Ayan o. Oh. Ayan mga ka-Martins. Ang kulay red.
Ayan, kapag kaniluto to, parang dinuguan. Ayan, ganyan. Masarap din to. Tara! Ayan. Ayan. So, tara na mga ka-Martins kasi may, baka may ahas daw dito. Nasira, nahulog. Guyabana. Guyabano. Mga bunga siya doon. Ayan mga ka-Martins, magtatanim na tayo ulit. Ayan mga ka-Martins, ito may tanim na. Dito tayo, sa gilid na. Huwag na dito kasi pagka umulan, dito ulit maiimbak yung tubig. Kaya dito na lang. Ayan. Tapos, lalagyan natin ng buto. Ayan. Tapos balik natin. Ayan, ganyan na yung paraan ng pagtatanim ng mais. Hindi na inaararo. Kasi tapos na eh. Nahulog. Iba. Sa iba nahulog. Ayan, ganyan. Dito ulit. Ayan. Mas mahirap to. Mas mahirap magtanim pag ganito. Kasi isa-isa. Mas matagal. Si mama. Masakit yung likod kasi laging nakadumog. Laging nakayuko mga ka-Martins. Ayan, ganyan. Lalo na kapag ka malawak yung tatamnan, lagang wala na. Tama na kasi okay naman na dito mga ka-Martins sa taas. Okay dito. Kasi may drainage dun. Bandaron, sa bandaron. Ayan. So, ayun mga ka-Martins, tapos na. Mga ka-Martins, uuwi na kami. Kasi hapon na. At saka hindi na rin kami nakapagtanim ng gulay. Bukas na lang kasi hapon na nga. So, ayun lang mga ka-Martins. Hanggang dito na lang ang aking video at maraming salamat sa panonood. Bye!